Magkasunod na sunog ang nilabanan ng mga bombero sa Rizal at Quezon City sa nakalipas na magdamag. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Napasugod ang mga bombero sa sunog sa tindahang yan ng furniture at appliances sa Taytay Rizal. Bandang alas 8 kagabi nang sumiklab ang apoy. Hindi naging madali ang pag-apula. Bukod sa puno ng mga gamit na mabilis masunog ang bodega, hindi rin agad napasok ng mga bombero ang gusali. Bali, first floor, naka-lock po. Dalawang lock. Forcible entry kami. Bolt cutter. Yung third floor nila, naka-lock din. Doon na, laki na po ng apoy po. Sa gitna ng pag-apula, dumating naman ang ilang empleyado ng tindahan. Nakita ko lang siya, naka-post na sa Facebook 1 minute ago. Pinuntahan ko agad, tinignan ko yung sitwasyon ng gano'ng kalaki na yung sunog. Nag-aalala din po kami kasi yung operation po ng store, kung saan po kami mag-duty ngayon, pati syempre mahihinto po yung pasok namin. Inabot ng 3 oras bago idineklarang fire out ang sunog, pasado alas 11 ng gabi. Wala namang nasaktan o nasawi sa insidente. Inaalam na ng mga bombero kung ano ang pinagmulan ng apoy at pinsalang iniwan ito. Sunog sa bodega ng mga plastic naman ang nirespondehan ng mga bombero sa Novaliches, Quezon City. Pasado alas 4 ng umaga kanina nang masunog ang warehouse. Pero dahil mga sandubag, balat ng candy at sitcherya ang laman ng gusali, hindi lang tubig kundi chemical din ang ginamit ng mga bombero sa pag-apula. Nahirapan po tayo sa pag-apula ng apoy dahil pabalik-balik po ito. Paggawaan po ito ng plastic, kaya yun po isa sa pinaka-struggle sa ating hinaharap hanggang ngayon po. Dahil pabalik-balik po yung apoy. Pag namatay, nabubuhay po ulit. Gumuho pa ang kisame ng warehouse sa tindi ng apoy. Dumabas sa investigasyon na sa holding area ng warehouse nagsimula ang sunog. Malakas na sir ang sunog sa loob. We tried to fight pa rin sir yung sunog. Ano? Nag-pull out kami ng actually 10 units ng 50-pounder na fire extinguisher. Kaya lang malakas na talaga sir, hindi namin kaya. Wala naman ang saktan sa 17 empleyadong naka-duty noong sumiklab ang apoy. Mag-alas 9 ng umaga, under control na ang naturang sunog pero patuloy pa itong inaapula. Patuloy namang inaalam ang sanhi ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.